we have to know what is the purpose of marksmanship training, no? So nag-enroll tayo ng criminology. This is a 4-year course. May mga major subjects tayo like mga criminalistics, no? Mga law enforcement organization, law enforcement administration, mga police sciences, no? Yan ang mga major subjects natin. Mga criminal law, okay? Now, meron tayong mga subjects na self-defense. Bakit kailangan ba itong self-defense? Dahil siyempre, manghuhuli po tayo ng criminal. Please open your camera, no? Open your camera para nakikita ko kung sino yung mga nilelekturan ko. Okay. So, kaya tayo nag-aaral ng mga karate dahil siyempre, manghuhuli po tayo ng criminal. Hindi naman all the time na bilang isang pulis, baril yung ating gagamitin, no? So, mayroong time na kailangan gamitin ng baril. So, kailangan natin ng karate, kailangan natin yung mga arnis, and then ito ngayon, bakit ba mayroon tayong subject na marksmanship and combat shooting, no? So, we have to learn about the fundamentals of marksmanship. Now, so, napanood nyo na yung aking video patungkol sa 4 cardinal rules in gun safety. Okay. Now, we are going to discuss about the purpose or purposes of marksmanship training. Number 1, purpose of marksmanship training is to develop the ability to shoot quickly and accurately. Okay? So, kailangan itong subject na ito ma-develop sa atin kung paano bumaril ng mabilisan at saka kailangan accurate. Ano? Dahil bilang isang pulis, we must know how to shoot quickly. Kailangan mabilis tayong bumunot ng baril. Baka mamaya nakabunot na ng baril yung mga kriminal, hindi pa tayo nakabunot dahil sa nervyos. Okay? So, kailangan ma-develop yung skills natin na kung paano bumunot ng baril ng mabilis, at kung paano bumaril ng accurate. Ano bang ibig sabihin ng shoot quickly and accurately, no? Yung accurate, kailangan kung meron kang issue ng yung baril mo ay mayroong laman na pito na bala. At binabaril mo yung target, yung pito na bala kailangan pasok kaagad yun kung saan yung gusto mong tamahan. Kung halimbawa, gusto mong tamahan yung gitna ng target, no? Yung pito na bala na nakakarga sa baril mo, kailangan maipasok mo lahat doon. So accurate. Hindi accurate yung kwan. Yung halimbawa, pito yung balang karga ng baril mo, yung isa tumama sa gitna, yung isa tumama sa baba, yung isa tumama sa taas, yung isa tumama sa kanan, tumama sa kaliwa, hindi accurate. So kailangan, ang accurate na sinasabi natin, kung gusto mong tamaan yung gitna, puro gitna ang tinatamaan. So that is accuracy. Okay, number 2, to obtain proficiency in the use of any type of firearm for self-defense. Okay, tandaan nyo mga kapatid, na ang baril, ginagamit yan for self-defense, no? Hindi natin pwedeng gamitin yung baril natin para takutin yung mga kapitbahay, yung mga kaibigan natin, o yung mga classmate nyo dyan, mga kapitbahay, kainuman. Hindi pwedeng gamitin yung baril para panakot, kundi ginagamit ang baril para sa self-defense. Okay. Next is to enhance the ability in criminal combat fighting. Tandaan niyo mga kapatid, na tayo bilang isang pulis o kaya sundalo o kaya anumang law enforcement agency, ang kalaban natin criminal, no? So kailangan natin mag-aral ng marksmanship para yung ability natin, no, ma-maintain o kaya ma-develop yung ating ability sa pakikipaglaban sa kriminal. Hindi po natin kalaban yung ating kapitbahay, no? Mahalin natin yung kapitbahay natin, no? At hindi natin kalaban yung mga kakilala natin. Ang kalaban lang natin mga kriminal. Okay, sino yung mga kriminal? Siyempre yung mga holdupper, no? Yung mga magnanakaw ng baka, no?
yung mga nag-violate ng batas, mga mamamatay tao, yan ang mga kalaban ng pulis, no? Mga kriminal. Next, number four, to master the use of firearms under any all or condition. So, kailangan, bilang isang pulis, master mo yung paghawak ng baril, no? Hindi yung may baril ka pero hindi mo alam gamitin, no? May mga pulis din na kaya may mga may hawak silang baril pero hindi nila alam gamitin ng tama. Kaya nire-require lahat ng pulis, lahat ng member ng law enforcement agency na mag-undergo ng marksmanship training, no? So kayong mga criminology, advantage na kayo. Dahil estudyante pa lang tayo, nag-aaral na tayo ng tamang paghawak ng baril. So kailangan mo master natin yung paghawak parang sa pagda-drive yan, no? No. Kailangan master natin yung pagda-drive para hindi tayo madisgrasya. Ganun din yung baril, kailangan master natin kung paano yung paghawak ng baril para hindi tayo madisgrasya. Kaya may mga pulis, may mga ibang membro ng law enforcement agency kung minsan nakakadisgrasya, no? Nababaril yung sarili, nababaril yung anak, yung mga magulang, kung minsan nagkakaroon ng accidental firing. So we have to master the use of firearms. Number five, to learn the technique of dismantling, assembling, carrying, and functioning of any firearm. So ito, mag-upload ako ng video ko, how to dismantle o kaya kung paano baklasin yung baril, no? Pag binaklas mo, you bilang tayo bilang mga pulis at mayroon tayong isyung baril, pulis, sundalo, no? Mayroon tayong isyung baril, kailangan malaman natin kung paano baklasin yung ating baril. Ano ang purpose? Bakit natin kailangan mag-aral na magbaklas ng baril? Para alam nating linisan yung kaloob-looban ng baril. Dahil pag hindi mo nililinisan yung baril mo, ay siyempre pag napuno na ng alikabok yan, napuno na ng kalawang, in case of emergency, mapapahamak ka. So kailangan alam natin kung paano magbaklas ng baril. At pag nabaklas natin, alam natin kung paano maglinis, and then i-assemble natin. So kailangan ma-develop yung ating skill din. How to disassemble and assemble our firearm. So mag-upload ako ng video ko sa YouTube at saka sa LMS kung paano magbaklas o mag-disassemble ng baril at saka kung paano i-assemble yung mga baril natin. So papakita ko sa inyo yung 9mm kung paano disassemble yon pati yung caliber 45. Okay, so those are the five purposes of marksmanship training. Kung bakit mayroon tayong subject na marksmanship. Okay, ito naman ngayong sa next is the importance of marksmanship training. Ano ba? Ano bang kahalagahan ito? No? Nalaman natin kung anong purpose. Ito, kailangan malaman natin gaano ba kahalaga itong marksmanship training sa ating kurso o sa ating magiging profesyon balang araw. Number one, marksmanship training is important because a police officer who cannot shoot correctly and accurately becomes a liability rather than an asset in the police department. Okay? Kapag member ka ng police, no? PNP, Philippine National Police, NBI, o PDEA, o kaya sa Army, Air Force, Navy, no? At hindi tayo, we cannot shoot correctly and accurately, becomes liability. Parang magiging liability tayo instead of an asset. No, ano bang ibig sabihin ng liability tsaka asset? Liability, pag sinabing liability ka, wala kang silbi. Diyan Pangasinan, hanggang po yung usar. Police tayo, sundalo tayo, pero ang tayo ang tayo mampaltog, ay singa, useless tayo. Diba? Ang hanggang po yung usar na pagiging police tayo o sundalo, no, ang tayo antay
mamaltog. Okay? Kung paano siya napaltog tini, sarili tayo. Kanya na, a police officer who cannot shoot quickly and accurately becomes a liability. So, ang tayo dapat demand at sa may liability, no? Say, doon tayo sa asset. Kailangan maging asset tayo. Oh. Ano yung asset? Ibig sabihin ng asset is may pakinabang. Kapaki-pakinabang, ipinagmamalaki. No? Ay siyempre, kung police tayo, sundalo, magaling tayong bumaril. Ay siyempre, kapaki-pakinabang tayo dahil siyempre, matatakot sa atin yung mga kriminal. Pag binaril mo yung kriminal, ay siguradong may kalalagyan siya. Di ba? Okay. Next, number two. It is important because a firearm becomes a dangerous weapon in the hands of an ignorant, careless, and untrained police officer. Yan. See? Ito yung sinasabi ko. Ha? Ang baril, wala sa, yung sinasabi nilang, huwag kang hahawak ng baril kasi may demonyo yan. Walang demonyo yung baril. Ang demonyo yung may hawak ng baril. Okay? Yung may hawak ng baril. Kapag ang isang police o sundalo, no, o law enforcement agent, law enforcement officer, ay walang disiplina sa sarili, hindi siya nag-train, yung police, yung baril, nagiging dangerous weapon. Okay? Nagiging dangerous weapon. Kaya, once you are a police officer or an army officer, kailangan marunong kayong kumawak ng baril para hindi maging dangerous weapon. Ano? Yung baril natin. Kaya kung ang isang baril ay hawak ng mabuti at very careful at mabait na sundalo o pulis, yung baril nagiging mabait. No? Nagiging maayos siya. Pero kung yung baril nasa kamay ng walang disiplina, walang training, eh nagiging dangerous yung baril na ito. Okay, class, naiintindihan? Okay, next, number three. It is important because the defense of the person and his rights oftentimes depend on the effectiveness of a police officer with his service firearm. Anong ibig sabihin nito? Ano, very important ang marksmanship training dahil yung karapatan ng isang tao, halimbawa, no? Okay. Example lang kayo mga pulis na, no? At kayo ay nakatira diyan sa mga barangay ninyo. Okay. Dahil nakatira kayo diyan sa mga barangay ninyo, hindi ibig sabihin ano, wala kayong pakialam sa mga tao sa kapitbahay ninyo. Sundalo kayo o police, assign kayo sa Manila halimbawa. Oh, nandiyan naman kayo sa mga Tarum, nakatira kayo diyan, mga Tarum, Basista, Malasique, San Carlos. Hindi ibig sabihin ay police ako sa Manila kaya hindi ako pandito. Hindi ako kailangan dito. Hindi. No? Kahit na saan kayo nakatira, kahit saan kayo naka-assign at nandiyan kayo sa mga barangay ninyo, ano, obligado pa rin kayo na protektahan ang mga karapatan ng mga taong nasa paligid ninyo. Okay? So, kapag police tayo, we are mandated to protect the rights of the people around us. Okay? Yan ang mandato ng isang sundalo o kaya police. Protektahan ang mga tao sa paligid, no? Yung mga taong nakapaligid sa atin. Hindi lamang yung mga taong nasasakupan natin. Kung halimbawa, assign kayo sa Manila nga, hindi ibig sabihin, ang nasasakupan nyo lang, Manila. Remember that you are a member of the Philippine National Police or the Philippine Army, halimbawa, mandato mo pa rin na protektahan ang mga tao sa Pilipinas. Okay? So, kaya nga sa PNP, mababasa niyo yung motto, to serve and to protect. Di ba?
to serve and to protect. To serve the innocent and to serve the people and protect the innocent. Yan ang ibig sabihin nun. Kaya pag nabasa nyo yun, to serve and protect, to serve the people and to protect the innocent. Okay. Number 4. Marksmanship is generally divided into 3 phases. Meron tayong preparatory training, meron tayong mechanical training, tsaka meron tayong range practice. No? Kaya nga, sa preparatory training, meron tayong ito, lecture, theory, no? Meron tayong mechanical training, yun yung assemble, disassemble ng baril, at tsaka meron tayong range practice. Ito yung binanggit ko kanina, na magkakaroon tayo ng practical shooting. Okay, number 5, the last. Marksmanship training is necessary because it enhances the police morale and gets the respect of the citizen for the police. Alam nyo, mga classmates, kapag police tayo at magaling tayong bumaril, ganado tayo, no? Ganado tayo. Yung morale natin mataas, no? Siyempre, parang pagmamaneho yan. Kapag nagmamaneho ka, bara-bara yung pagmamaneho mo. Delikado, no? Parang nakapanghihina. Diba, Zachary? Ano yung ginagawa mo dyan sa kamay mo? Zachary? Ibaba mo yung kamay mo. Okay. So, kapag marunong tayo, we can shoot quickly and accurately. Then, it enhances our moral, no? Ganado yung maganadong magtrabaho yung police, and especially, no, you get the respect of the citizen. Kapag magaling tayong bumaril, ay natural yung mga kapitbahay natin, sabi nila, huwag nating lulukuhin si Mr. Percy Kayabyab dahil magaling bumaril yan, delikado tayo dyan, di ba, Mr. Kayabyab? Kaya, kailangan matuto tayo kung paano ang tamang paghawak ng baril. Ang tamang paghawak ng baril, ang baril ay hindi pinagyayabang, hindi pinapasikat. Kaya kayo, mga classmates, no, pag may mga baril kayo dyan sa mga bahay ninyo, huwag na huwag ninyong ipinapakita yan sa mga kapitbahay ninyo para takutin nyo, pinagyayabang. Hindi dapat yan. No? Itago nyo lang yung baril nyo at ilabas pagdating ng tamang panahon. Okay? Sa tamang sitwasyon. Diyan lang. Hindi yung nagiinuman kayo. Balita ko, Russell. Sabi ng mga kainuman mo, Russell, Suriano, balita ko, maganda yung baril ni tatay mo. Oh, di ba, Harris dyan? Rivera? Sasabihin ng mga kainuman mo, Harris, balita ko, maganda yung baril ni tatay mo. Ilabas mo nga at magpaputok tayo. Ayan. Bung, 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 bung. Kuna na, ha? Pinaputok nyo yung baril. Maganda nga. Ha? Malakas ang putok. After 5 minutes, may parating na ang mga pulis. Kasi may tinamaan. Patay. Di ba? May tinamaan. Disgrasya. Kulong ang abot ninyo. Kaya, huwag na huwag nyong gagawin yan. No? Pag may mga baril kayo sa mga bahay ninyo, huwag nyong inilalabas-labas yan. Baka mamaya, magalit pa yung mga kapitbahay nyo, mainggit yung mga kapitbahay nyo, i-report kayo sa mga pulis, applyan pa kayo ng search warrant, tapos na naman, no? Ma-search warrant kayo dyan. Kaya kung may mga baril kayo, itago nyo lang. Huwag nyong ginagamit-gamit na pantakot, panakot sa mga kapitbahay. Okay? Class, maging responsible tayo sa paghawak ng baril. Okay? Huwag kayong nagsusok-suk-suk dyan. Lalong-lalo na kapag naka-civilian kayo, huwag niyong sinusok-suk-suk na sa biwang ninyo yung baril niyo at ipinapasikan. Okay, class? Naintindihan? Naintindihan niyo yung purpose of marksmanship and importance of marksmanship training. Okay, maliwanag. Okay.